Andito tayo sa harap ng bahay ni Zarkaru at magchochokart tayo sa dilim. Meron tayong misyon dito. Una, ang matapos ang chalk art sa loob lamang ng isang oras gamit ang flashlight. Pangalawa, pahirapan si Zarkaru na hanapin ang golden treasure na itinago ko sa loob lamang ng kalahating oras. Oh my, pre! Ito na yun! At ang pangatlo, ay malalaman niyo mamaya. Bago magsimula ay nagdasal muna kami dahil sabi ni Kuya Zark ay may kakaibang kaluluwa ang sumunod sa kanya galing sa mga lugar na pinupuntahan niya. Sketch time! Iumpisahan ko na at sa pag-umpisa ko ay kung ano-anong bagay ang mga naiisip ko. Ano pag nakabanta yung kapre tapos sinundan kami pagkatapos nito? So may tinago kaming golden treasure na hinahanap ngayon ni Zark sa loob at kailangan mas mauna ko matapos bago niya mahanap yung golden treasure na yun dahil pag hindi, kailangan niyang buhusan ng tubig. So hindi tayo papayag. Kaya tapusin na natin to. Habang nagchochok art sa labas, ay ito naman sa loob si Zarkaru. Baka nilagay niya. Wala dito, pre. Oh my gosh! Oh my gosh! Muntik na niyang makita. Buti na lang hindi natuloy dahil hindi pa ako tapos. Sa tingin mo, sino kaya ang unang makakatapos ng misyon? I-comment nyo na yan sa baba! Ay, alam ko na pre, gagawin ko pre. Magtatanong tayo pre. At gumamit nga siya ng Ouija board para magpatulong sa mga ligaw na kaluluwa. Nandito ba sa taas yung ano? Pinahanap ko? No daw. Tinanong namin si Zar kanina kung may kababalaghan ba dito at ito ang reaksyon niya. Hindi, gusto niya yung honest shit? Oh, real shit. Meron dito sa bahay. Noted. Ah! Asan yun? Habang nahihirapan si Zark. Holy shoot! It's getting hard to find, huh? Ay eto ako, nagmamadaling matapos yung drawing. Nang biglang, nahanap na ata niya! Tol, ito yung treasure, tol! Uy, nahanap na ata nila. Nahanap na nila? Gagawin pa ka ng anak mo. Ito, Jordan ano, Chicago. Buti na lang, hindi sorry, pa. Sorry. Bigyan mo na ang clue kung anong kulay yung nahanap ko, mamaya. Dahil folder lang ang alam niyang clue, ay dinagdagan na namin ng isa pang clue. Ito pre. Hindi pala to. At dito na mag-uumpisa ang una niyang pagsubok. Tangan na, dito ako takot pre, hindi sa multo. May ipis sa labas. Oh my God! Natataranta na si Zark kasi 10 minuto na lang ang natitirang oras niya kaya ibibigay na natin ang third clue, ang hangdan. Oh my gosh. Asan yun? Bawo, pre. Palapit na nga siya ng palapit sa golden treasure. Piling ko nandito eh. Mukhang mahanap na niya! Uy, kanino diaper to? Pero bago yan, kamustahin muna natin yung drawing ko. Hanapin na. Hindi na ako nakapag-update sa camera dahil nahabol ko yung oras at the same time nagpo-focus ako sa chalk art ko dahil feeling ko, nakita na ni Kuya Zark. Ay, ito ba? Ito ba siya? Ito ba yun? At tuluyan na nga niyang nahanap. Oh my God! Alright, I found the golden treasure, alright? Golden treasure, congrats, you have found this treasure. By the way, good morning. So time check, literal good morning guys. 2 o'clock a.m. Habang siya ay masaya, ako naman sa labas ay walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Kung makikita niyo sa chalk art ko, ay sombrero na lang ang kulang. Bigo tayo sa unang mission. Pero may pangatlo pa tayong mission. At yun, ang ikakagulat ng mamaya. Pumunta na nga si Zark sa akin para ibahagi ang balita. Tapo, ilang oras ka nang gumagawa dyan? 45 to 50. Mahirap? Hindi ko alam kasi nagmamadali ako. Hindi ko alam kung kamukamu. Pero pakita ko sa'yo. Ang buong akala ni Zark ay ito talaga ang laman ng golden treasure. Pero ang hindi niya alam, pinalitan namin ng laman kanina. Kung makikita nyo, hindi talaga ito ang laman dahil dito nakatago ang sorpresa ko sa kanya na makikita nyo mamaya. But I guess I found the treasure. Bago mo purahin, makikita mo. Pero ayoko mo na makita kasi parang ano, nakakapanginayang. Oh my gosh, medyo madilim. Tignan ko na, tol. Oh, gagi mo, tapos ka na nga! Yo! Ang bilis mo kasi! Pre, kung ako sa kanila, kung nanonood pa rin sila hanggang ngayon, mag-follow siya na sila at mag-subscribe. Wait lang, tol. Wait lang, may kukunin lang ako. Kasi may nakalimutan ako. Hindi, yung camera ko lang. Okay.
Kukunin niya lang daw yung camera, pero ito yung ginawa niya. Alam kong kaya pa ni Althea gawin na mas maganda ba yun. Pero sobrang ganda na. Ang hinahang ko. Pero kasi ito yung gusto niya ng challenge, guys. Gusto niya pahirapan yung sarili niya. So, kudos kay Althea kasi talagang she's doing the grind. Galing pa sila ng Nebesia. Ngayon, papahirapan ko lang sila. Magkakaibigan kami, guys. Hindi ito magagalit. Kaya huwag din kasana kayo magalit. Hindi pa ako handa makita na mabura sa harap ang chalk art ko. Pero dahil ginusto ko to, ay, gago! Ah! Ay, gago! Ah! Wala na akong magagawa. Ang bilis naman! Di pa ako tapos! Wala na. Gagi, sorry. Okay lang yan, it's okay. Parang naiyak pa ako. Parang ang sakit pa para sa akin. Di bale na. Ulitin ko naman. Pero this time, kasama na si Kuya Zark habang nagkikwento ng kanyang real paranormal experiences. Isa akong pinuntahan na sobrang sinundan ako. Saksi doon si Kuya Jem. So nag-e-edit kami noon, madaling araw, walang tao dito sa bahay. So, tatlo kami na sa kwarto, bigla nagbukas yung pinto ko. Tapos si Shanner, nakakarinig siya ng gumatak sa bangko. Hindi kasi ako naniniwala dati sa mga sunod-sunod eh. Tapos yung pinakamalala, yung inaramdaman na akong touch, alam mo parang kinakalabit kang ganun. Yun yung first time ko ng paranormal activity. Yung mga umilaw lahat, yung na-capture kami mga voices. Biglang iilaw yung mga music balls. Meron pang isa, nadala ko naman yun nung nagko-content ako nung mga abandoned island. Tapos si Spark, kami magkasama sa bahay nun, way back 2022. Pag nag-viral ka, oh! Natatapos ko lang nun mag-content sa Toothbrush Island, wherein doon nakalibing yung mga donor. Andun pa yung kabaho nila. Tapos, after nun, doon na nakakakita si Spark. At sa sobrang dami niyang karanasan, pati siya, kinilabutan. Yeah. Sa'yo yung mga real experiences. Kayo din ba natakot? Pero hindi pa nagtatapos dyan. Abangan niyo mamaya. Chalk art muna tayo. Baka nakakalimutan niyo, may mission 3 pa tayo. Ano kaya magiging reaction ni Zark pag nakita niya tong chalk art ko? Alas 4 na nung pinagpatuloy ko ito. Kaya naman, tinablan na ako ng kantok. Nabot na tayo ng umaga. Napasarap kasi yung tulog ko kanina. And this is the moment. Mamuna titignan. Sige, saka ba? Bago mo makita. Thank you dahil nayagan mo kaming mag-chalk art dito. Mag-overnight sa bahay mo. Sinare yung mga personal experience mo sa amin. Ayan. Baka pinag-tripan mo din yung mukha ko dito. Hindi. Dahil natalo ako, hindi naman pwedeng hindi ko may pakita yung chalk art ko sa'yo. Kaya gumawa ulit ako ng bago. At ito na. Okay. Ready ka na? Game. Okay. 1, 2, 3. Oh, yung mukha ko sa thumbnail. Let's go. Oops, teka, hindi pa siya nagtatapos. Wow. Pero hindi pa tapos ang mission number 3. Dahil yung folder na nakita mo kahapon, hindi yun yung totoong laman. Ito yun. Oh, tignan mo na. Let's see. Oh! Ang ganda nito, man! Para ako nasa movie. Congratulations, you found this gem. And you are a great ghost hunter, Zark. Thank you. Follow nyo na guys, Sir Thea. Subscribe na rin kayo sa YouTube channel niya. Let's help the team. Grabe, ang dami na dito na mag-reach ng millions of subscribers. They deserve it. Sobrang talented nila and sobrang mabait nila. Ang isang tumatak talaga sa akin pag nanonood ako ng vlog ni Kuya Zark, be limitless. Kuya Zark, sino yung gusto mong i-chalk art ko sa harap ng bahay nila sa susunod? Mabait naman to, malapit lang dito, pero medyo challenge. Sino? Siyempre, yung pinaka-tropa ko dyan, Agassi Ching. Let's go. Oh! Itagat, i-mention nyo na si Agassi Ching sa comment section. Tropa ko yan, hindi kami madalas mag-collab pero sobrang close kami yan. Napakabait din yan. Ayan, pupuntahan ka na namin.